Hi, it's me, Tina Marasigan, and recently I tested COVID positive. Close friends and relatives lang yung sinabihan ko that I tested positive. At nung sinabi ko sa kanila, halos pare-pareho sila ng mga tanong sa akin tungkol sa aking COVID experience. And you might have the same questions in mind. So I'm making this video to answer those questions, and it might help you as well. So yung mga tanong na natanggap ko, kung bakunado ba ako, anong bakuna ko, kailan ako pwedeng magpabakuna ngayong may COVID ako, paano ko nalaman na may COVID ako, anong nararamdaman ko, kung nahirapan ba akong huminga, anong gamot ko ngayon sa COVID? Is it 10 or 14 days quarantine? At ano yung day 1? Tinatanong din sa akin kung may nakasalamuha ako. But the most common question I got is, saan o paano ko nakuha ang COVID? So tinatanong ako kung may bakuna ba ako at kung ano ang bakuna ko. Yes, I am 50% vaccinated with Pfizer. I got my first dose. Wala pong naging side effect maliban na lang sa medyo masakit yung braso ko nung mabakunahan ako. 3 weeks after getting my first dose, nag-positive po ako sa COVID-19. Paano na yung second dose ng bakuna ngayon na nagka-COVID ako bigla? Base sa mga advice ng aking mga doktor, kailangan ko pong tapusin ang 14-day quarantine at hindi ako pwedeng magpabakuna kung may sintomas pa ng COVID kahit konti. Base sa pag-aaral ng CDC na nabasa ko, yung agwat ng first and second dose ng Pfizer ay mula 21 to 42 days. Pero dahil nagka-COVID po ako, hindi ko na masusunod yung initial schedule ng aking second dose. Kaya best effort na makuha ko ang second dose ng aking bakuna within the 42 days gap. That's 42 days after my first dose. So ngayon, nakikipag-ugnayan po ako. I'm coordinating with my LGU kung saan po ako nagpabakuna para umabot ako dun sa 42 days gap ng first and second dose ng aking Pfizer shot. And you might want to do this as well kung sakali na nagka-COVID po kayo pagkatapos niyong mabakunahan ng first dose or bago po ninyo matanggap ang inyong second dose ng bakuna. Yung desisyon mo kung magpapabakuna ka o hindi ang magsasabi kung magiging madali o mahirap ang laban ng katawan mo, ng bulsa mo, at ng pamilya mo sa COVID-19. You will definitely make that choice. Isa pang tanong sa akin, paano ko nalaman na may COVID ako? Alam niyo po, sa simpleng sipon nagsimula yung aking hinala. 2 araw akong nagkaroon ng sobrang light na sipon. I thought it was just allergy. At medyo masakit po yung lalamunan ko, although I wasn't really coughing. Wala akong ubo. Masakit lang. Masakit lang yung lalamunan ko. Parang meron akong slight sore throat. So nawala naman din yung sipon at yung sakit ng lalamunan after 2 days. And I was already feeling normal that time. Pero nag-decide pa rin po ako na mag-quarantine at mag-mask to be sure. And then on the 5th day, sa 5th araw po, mula noong nagkaroon ako ng sipon, I took my RT-PCR test. And I usually take my RT-PCR test on the 5th day to 8th day after the onset of any kind of symptom. Kahit konting sintomas lang po, ako ay nagpapatest agad. Di bali ng praning, basta sigurado. And this time, nung lumabas po yung RT-PCR, I tested positive. So yung iba ayaw na magpa-test kasi ayaw nila malaman na positive sila at sinasabi na kaya naman daw ng katawan nila yung COVID. Alam niyo po, sa ganyang mentalidad, ang kawawa po ay yung mahahawahan po ninyo na mahina ang katawan. At kung positive po kayo pero hindi kayo nagpa-test, meaning hindi nyo alam na kayo po ay may COVID, hindi rin po magiging tama ang inyong magiging gamutan. Tinatanong din sa akin kung ano yung nararamdaman ko habang ako ay may COVID-19.
Actually, nawalan po ako ng pang-amoy. Nung una, hindi ko pa napansin na wala akong sense of smell. Pero every night kasi naglalagay ako ng body oil. Tapos one night, nagtaka ako, bakit hindi ko naaamoy? Eh, mabango ito. So, nag-try ako lahat na ng matapang na pabango, alcohol, sinubukan kong amuyin, pero wala talaga. Ang weird kasi wala akong pang-amoy kahit na wala naman akong sipon, wala din akong ubo, wala akong lagnat. Aside from that, wala na akong ibang nararamdaman na sintomas. So, I'm classified as COVID positive asymptomatic. Sabi ng mga doktor ko, nakatulong yung unang dose ng bakuna sa akin kahit papano. And I'm very, very thankful that I was able to get my first dose before catching COVID dahil hindi ako napahina ng COVID dahil may bakuna ako. Tinatanong din ako kung nahihirapan po akong huminga. Actually, hindi po. Consistently, naglalaro sa 97 to 99 ang aking oxygen level. Ibinilin po sa akin ng aking doktor na kahit wala po akong sintomas, kailangan kong i-monitor at bantayan ang oxygen level ko. And in my case, hindi po pwedeng bumaba sa 94% ang level ng aking oxygen. At dahil essential ang pagkakaroon ng oximeter sa bahay, ang payo ko po dapat kung ilan ang tao sa bahay, may tigi-isa po kayong oximeter at thermometer bawat isang tao para kahit ilan po ang magkasintomas o magka-COVID sa inyong bahay, ay hindi po ninyo kailangan na maghiraman ng oximeter at ng thermometer, and through this, you'll be able to monitor your body temperature and your oxygen level consistently. Another question po, ano ang gamot ko ngayon sa COVID? So, dalawang klase po ang nireseta sa akin ng doktor, basically to prevent pneumonia. So, I took corticosteroid and levofloxacin to replace azithromycin dahil allergic po ako sa azithromycin. Itong dalawang gamot na ito, mabibili lamang po ito sa botika kung kayo po ay may reseta galing sa doktor. Ano naman ang tamang bilang ng quarantine? May mga nagsasabi kasi na 10 days lang, may nagsasabi na 14 days. So, ang day 1 po ay ang araw kung kailan lumabas ang RT-PCR test na nagsasabing positive for SARS-CoV-2. Bibilang po ng 14 days for the quarantine from day 1. At kapag wala na po kahit konting sintomas, matapos po ang 14 days, makakalabas din po tayo, awa ng Diyos. In my case, right after the quarantine, priority ko po talaga na makuha ang second dose ng aking bakuna with the clearance of my doctor. Every year din po ang aking flu vaccine, and this year, I have to take my booster shot sa pneumonia vaccine that I got last year. Tinatanong din ako kung may nakasalamuha ako. Yes, meron po. Lahat ng nakasalamuha ko went through RT-PCR test, and thank God, all of them tested negative. Pero kailangan pa rin po na mag-quarantine sila for 14 days to follow the protocol. Now, the most common question I got from the people who knew my COVID situation is, saan ko nakuha yung COVID? At isa lang po ang naiisip ko na suspect. And I think this is also common to everyone. May nakausap po ako na tao. Itong tao na ito ay may mga nakausap na hindi ugaling magmask. Yung mga hindi nagmamask at mali magsuot ng mask, ang suspect kung bakit po tayo nagka-COVID. Hindi po tayo naninisi, pero I can't help but to get frustrated dahil kahit sobrang ingat ko na sa minsang gagawa ako ng essential errand sa labas, madadamay pa dahil sa mga hindi nag-iingat sa COVID at hindi sineseryoso ang COVID. Madalas naririnig ko pa rin na may mga hindi naniniwala. Nakakainis din yung linya na hindi daw sila tatabla ng COVID-19 kasi malakas naman daw ang katawan nila. You know, sana po alam ng mga taong ito na kayo po ay maaring maging perwisyo sa iba. Sabi po sa ilang pag-aaral, kung ang kausap mo
ay COVID carrier at hindi niya alam na carrier siya at hindi siya nagmamask, mataas pa rin po ang tsansa na mahawahan ka niya kahit na ikaw mismo ay nakamask. So tingin ko, yan po ang nangyari sa akin. Kahit anong ingat ko, may matitigas pa rin ang ulo at pabaya na hindi nagmamask. And hindi po natin ito maiiwasan kung may sobrang importante po tayong gagawin sa labas. Itong mga tao na ito, nakakalat po nila yung virus. I just hope that we can learn something from this experience. Pagod na po yung mga healthcare workers natin. Maawa po tayo sa kanila. So as much as I can, I tell people to wear mask even if they'll hate me for it. Pero wisyo po ang mga tao na hindi nagmamask. And I strongly urge people to get vaccinated as well. Pagdasal po natin ang isa't isa. This week, I am about to finish my quarantine, God willing. And natapos ko na po ang aking mga medications, yung mga gamot ko. And I'm just continuing my vitamins. At gusto ko pong pasalamatan lahat ng doktor na gumabay sa akin virtually. Kay Dr. Esguerra and kay Dr. Sunny of ABS-CBN Clinic. Araw-araw po na nakamonitor ang ABS-CBN Clinic sa atin at sa iba pa nating mga kasamahan na nagpo-positibo sa COVID-19 within ABS-CBN. Thank you rin sa aking kaibigan na si Dr. J.R. Padilla na kahit walang pahinga sa Quezon City General Hospital sa COVID ward ay nakaka-chat ko pa rin. Thank you and I'm praying for you all the time. Kay Dr. Ramoncito Magnaye of Batangas City who also monitored me. Thank you, Doc. And of course, to Dr. Tony Leachon who walked with me through my COVID journey. Maraming salamat po. Dr. Tony Leachon is fighting for our healthcare workers and for our fellow Filipino people. Kaya po, kami ay nakikiisa sa inyong laban. Dr. Tony, we are with you and we believe in you. Maraming salamat din po sa mga nagdasal sa akin from my DZMM Teleradyo family. We have this daily prayer activity with our prayer group led by Papa Awel Paz. Thank you, Papa Awel. The management committee, thank you so much. At po nang nagdasal sa akin ng mga kaibigan ko, relatives, sa mga pamangkin ko, sa tito-tita ko, and of course to my parents and to my siblings, thank you so much. And guys, sana matuto tayo sa experience ng isa't isa. We cannot end this pandemic kung hindi po tayo natututo, kung hindi po tayo nagtutulungan. So, let's help each other, let's pray for each other, let's cheer for each other, and makakaya din po natin na malampasan ang pandemic na ito. Sa susunod na YouTube episode ko, hopefully, tapos na po ang aking quarantine noon, and I'll see you guys on my next episode. Please stay safe. God bless you.